Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. It's an honor and it's a great privilege that I was invited here in your church. Sa katotohanan po ay as I look around, ako po ay naliliit. Sabi ko ako ay talaga bang ang Diyos ay siya naglagay sa puso ni Pastor Paul para ko yan niya nandito? O gumaganti lamang? At ang totohanan po ay ako po ang siya nahamon sa inyong gawain. O challenge of the church, your 20th anniversary, para na po eh, hindi po nasanay na magsalita po sa mga ganitong malaking gawain. Sapagkat mula po nung kami napunta po ng Mindanao, my ministry is to challenge those preachers, churches in remote areas in North Cotabato. Na nagsimula po kaming alisin po yung barrier between the city preachers and provincial preachers. And God used me on that way, mga kapatid. The first time na ako po ay naniyahan sa North Cotabato, I was in Davao City at the time God called me there. Ay naglakad po ako ng dalawang oras sa baba at taas na wala akong makikita ng bahay. Kaya sabi ko doon sa isang pastor na aking nakasabay ay, pastor, meron pa bang bahay yan? Eh wala ako nakikita ang bahay kung hindi pati puno, talahib, yun lang. At sabi niya, meron po paso. Eh nakita niyo po yung may uso na yun. Sabi ko, malapit na doon. Hindi pa ho, pagbaba ho natin yan, meron pa ho tayong lalakarin. At sa biyaya po ng Panginoon ay nakarating po ako doon. Nakamangha po ako sapagkat sa bulubundukin po yan ay meron pa rin palang gawain. May mga tao. Wala akong kuryente. Pero nadama po ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay sapagkat I was late that time. Ako ay nakamaong. Rubber shoes. Hindi na ako binigyan ng pagkakataon na magbihis. Tinawag ko kagad ako pagdating ko doon tinawag ko kagad ako magbihis. Sabi ko magbihis mo na ako. Sabi niya hindi naman ang damit mo magbihis ikaw. Three days na ako po'y nato doon. Alam niyo po mga kapatid, when the pastor told them, kailangan po na alas 4 ng umaga ay nandito na kayo for our devotion. At 4 o'clock early in the morning, ako po'y nagising sapagkat maingay na, nagkakantahan na. Ay, di po ako gising doon eh. Pero nadudun na po yung miyembro. Pagsilip ko sa auditorium, puro na ng tao. Alas 4 ng madaling araw. Eh, devotion po yun. Pero sa akin, preaching na po yun sapagkat yun sa pastor eh. Nung tinawag na po para magbigay ng devotion, sumisigaw na po. Matinding devotion po yun. Pangalawang araw po ay ako'y nagkaroon ng katanungan. Wala namang kuryente.
Pero araw-araw, panay karni ang kinakain namin. Saan nagagaling ang karni nito? Natanong ko yung pastor. Sabi ko, pastor, wala namang kuryente dito. Pero araw-araw, karni kinakain natin. Sabi niya, meron niya, pastor. Tinuro ko sa akin, pagbukas yung pito, sa ilalim ng hangganan, nakasabit lahat ang karni, lagyan ng asin, hindi naka-preserve na ulo. Di ba, nilalato? May mga pasas na naglilimaran. For 3 days ay nalulunong ako. At alam niyo, mahirap po sa akin sapagkat hindi po ako Bisaya. Kaya pag nagkwentuhan po kami ay sila may nagtatawanan sapagkat may mga salita po ako na katatawa-tawa sa kanila. Sabi ko one time, di nung panahon ng una, Pastor, itong lugar na ito, parang kagubatan. Gubat ito. Ikaw pala yung gubat sa kanila. Gera. Gulo. Sabi ko, mahirap pagyan. Kaya simula ako doon, tumahimik na lang ako. Nung ako naman po'y nagtagal, mga kapatid. Nahihirapan naman ako, especially dito sa inyo. Pagkat ako'y nag-iisip na mga Tagalog na aking gagawin eh, sapagkat ako po'y sa aming church, ako po'y nag-preach ng Tagalog at Bisaya. Kung ako po'y biglang lumabas sa aking mga labi, mga kaibigan, mga kapatid na Bisaya, inyo na lamang po akong unawain, ano ho? Kasi ganyan po ang Tagalog na hindi naman Bisaya, nagpupumilit maging Bisaya. Para bang yung isang Pilipino, di ba? Mga Pilipino, ganyan eh. Pagkang Pilipino po ay napunta ng Amerika, kami pong mag-asawa ay tumira ng Amerika ng 3 taon. Pagbalik ay akala mo hindi na marunong mag-Tagalog. Nalilimutan. Yan ang mga kita ng puto, pwede paborito ko yung puto. Masarap yung puto. Imbis na puto, puto na. Mahirap po yung ganon. So, maagang buntag po sa tanan. Sa mga Bisaya, sa mga Ilocano, pasensya na po kayo, di ba magawa. Kaya ako, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Hindi po sabi, may silang po akong mag-preach. May silang po. Kaya magkukwento lang po muna ako sa inyo. Ano po? Kami po ay mag-asawa. Actually, when my wife found me, because the Bible tells us that truth shall set you free. Pero, ito, actually, nung ako po'y lapitan ng dati kong misis ko ngayon, lapitan ako sa baswa, going to Ipanta, patunguan mo Ipanta Quezon, lumapit to sa inuupuan ko. And I look at her. Nakatingin din naman sa akin. Yung pala, napatingin sa akin dahil tumingin ako sa kanya. Yung katabi ko, kilala niya. Baka naman kayong maniwala na siyang lumapit sa akin. At doon ko nakilala yan sa bus. The second time that we saw each other sa church na ho, siya rin ho lumapit. Hindi naman niya pwede itagi yun. Sapagkat pala kaibigan ng itong misis ko. Siya lumapit, pagkamay, ay namukha ako. Because di ba ikaw yung nandun sa bus? Sabi ko, talagang siya lumapit sa akin. But I didn't know na siya ho ay nakatulog na pala doon sa amin.
nakarating na sa aming bahay. Hindi ko alam. Kaya mo, talagang kami pinagtagpo ng Diyos. At nilagay ng Diyos sa kanyang puso, kaya ako ay hinalang niya. Thirty-two years na siya po ay bahagi ng aming pong buhay. At ang ating misis ay apat po. Ang anak. Hindi naman ang pwede mga anak eh. Kaya tinatanong ni Pastor kung ilan ang anak namin. Apat po. Nakikita niya lang sa Kinabawan ay nalawa yung aming po panganay at yung bunso. Sapagkat yung dalawa po ay naiwan po sa Amerika at natin po na stay ano, at may pamilya na rin po. Ang naiwan mo sa akin ay muna binatag talaga. Yung aking panganay, 32 years old. 32 years old. At wala po mong asawa. Pwede po kayo mag-apply? Ang tanong mo sa kanya yung estudyante, Sir, bakit hindi pa kayo nag-aasawa? 32 years old na kayo. Ang sabi mo nung aking anak eh, istrikto ang parents ko. Lalo na ang nanay ko. At 32 years old, he is my assistant pastor. And I'm really thank the Lord that God called him in the ministry. Ano po? At salamat sa Panginoon. Sapagkat numalit pa po yung aming anak, pinagi namin tinatanong, anak, ano gusto mo paglaki mo? Maging pastor. Kaya tanong ng miyembro, paglaki mo, ano gusto mo? Maging pastor. Eh, nung maging 10 years yata yun, 12 years, eh. Paglaki mo, pagiging kinakatapos ng high school o college, ano gusto mong ano, maging baso? Hindi. Bakit? Walang pera. Pero later on, by the grace of God, dahil natutuho siya, God called him in the ministry, kahit walang pera, pagkat nakita po niya ang provision ng Panginoon sa aming buhay. Matapos po siya ng college sa Ateneo, nakita niya ang biyaya ng Panginoon. It is only by the grace of God na kami pong mag-asawa ay napatira ng Amerika. At it is by the grace of God na kami po ay nagpapatuloy sa gawain. Salamat po sapagkat ang inyong pong pastor ay aking nakilala at naging bahagi po ng sa maikling panahon ay naging bahagi po ng gawain po doon. He challenged our church, our members in sa ministry and meron pong bunga ano, ang kanyang pangaral po doon sa lugar po ng Kinabawan. And I told the church that the church hindi ko pwedeng pahintian ang pastor na ito sapagkat alam niyo po na minsan ay naging bahagi po siya sa atin na hinamon ng ating pong mga gawain. And until now ay nakikita ko po ang bunga ng kanyang pangaral po sa aming pong church. And this morning, please allow me to read 2 Corinthians chapter 3. Let us all stand up, please, as a respect to the Word of God. 2 Corinthians chapter 3. Follow me as I read the 2 Corinthians chapter 3. Do we begin again to command ourselves? Or need we, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? We are our epistle, written in our hearts,
known and read of all men. Can we read all together that verse 2? All together, go. Verse 3, for as much as ye are manifest, declared to be the epistle of God of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. And such trust have we through Christ to Godward, not that we are sufficient of ourselves to think anything of us of ourselves, but our sufficiency is of God, who also made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. But in the ministration of death are written and engraven in stones was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of the countenance, which glory was to be done away. Now verse 8, how shall that be ministration of the Spirit be rather glorious? Now let us jump in verse 17. Now the Lord is that the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed in the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you for this morning. Thank you for your goodness to all of us. Salamat po ng ilang Diyos, sapagkat kami po ay binigyan mo po ng privilege na magkatipon-tipon, magkasama-sama upang ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sapagkat kami nabubuhay ayon po sa iyong biyaya. Sapagkat ang iyong biyaya, Panginoon, at ang iyong kahabagan, O Diyos, ay laging nasa sa amin sa araw-araw. Bagamat ang kahinaan ay nandun, Panginoon, ikaw pa rin ang siyang nangungunan po sa amin. Ikaw ang aming kasapatan, ikaw ang aming kalakasan, O Panginoon. Kaya nararapat po na ibalik at ibigay po muli sa iyo ang lahat ng kabatian. Patawad po sa aming kasalanan at mga nagawang pagkakamali. Itago mo po, Panginoon, ang iyong kabanlingkod sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Kami po ay mababa at ikaw ang siyang mataas. Bigyan mo po akong patuloy na mensahe sa aking puso na iyahiya sa iyong mga anak. Once again, O God, I beg your mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much. Say my sit down. Salamat po. Salamat sa bawat isa. Salamat po sa ating mga, sa ating pong bisita. You are not here by accident. It is God's willing that you are here this morning. Tinulong po ng Diyos na ikaw ay natin ito sapagkat merong plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen? And to the Christians, salamat sa Panginoon sapagkat ikaw ay narito. Yan ay isang bahagi, isang patunay na mahal mo ang Panginoon. Amen? At hindi na natin nahanapin yung wala dito. Ha? Huh? Sapagkat mas malaga kayo natin dito. Amen? So this morning, ang inyong tema, ang Diyos ang siyang ating kasapatan. Amen? Our sufficiency is of God. So if you will look by the way of definition, mga kapatid, it means this, that He is perfectly complete within His own being. Amen? God is perfectly complete with His own being. Amen? Sapagkat siya ang ating Diyos.
walang pagkukulan, perpekto at lahat ng kabanalan ay naroroon sa Kanya. Walang pagkukulan, mga minamahal. Maaaring tayo po ay magkulan. Now remember this question, even the Word of God, it is what we call, it is absolutely clear that the fact that God is complete, self-sufficient, and self-sustaining. Amen? Amen? Hindi ho siya maaaring ika nga ay isang katang-isip lamang. Hindi ho siya isang baterya na maaaring lamang i-recharge. O hindi ho isang sasakyan na i-review lamang. Okay? He is always gone and gone. Tayong mga tao, pag ika'y umaman, meron salapi, inaakala ng laman na ang salapi ay kasapatan na sa lahat. Now, because King Solomon experienced na ang lahat ng nasa mundong ito ay naranasan ni King Solomon. Dapat kanyang binanggit na ang lahat ay walang kabuluhan. So, ibig ko sabihin, kaibigan, na ikaw man ay mayroong salapi, ikaw man ay mayroong yaman sa mundong ito, ang lahat ng yan ay hindi magiging sapat sa iyong buhay. Kung wala kang Kristo sa iyong puso. Meron ka mang kagandahan, mga dalaga, mga binata, meron ka mang kagwapuhan. Pero tatandaan natin, when God look at us, hindi tinitingnan ang shape ng iyong mukha. Hindi tinitingnan kung ikaw ay kahapig ni Coco Martin. Tanda mo, kahit ikaw pa'y guwapo at kamukha mo si Coco Martin, pagtanda mo, kompras ang labas mo. Okay, ma? Sapagkat ito ay panandali ang lamang. Are you listening? Say man. Okay? Sabi nga ni Pastor, siya ay mukhang totoy pa rin. Oo, mukhang ba? Totoo naman ho eh. Kung titignan mo si Pastor, mukhang bata talaga. Amen? Oo. Kaya lang ho siya namumukhang, nagiging mukhang mature. Lumalapad daw yun ho. Oo? Dabagay, yan naman po ay dalawang klase lamang po ang paglapan na noon ni Pastor. Yan po ay isang paywating na mayroong, di ba? Natalino si Pastor. Amen? Or, laging problemado si Pastor sa inyo. Ganun lang po yan. May kamerong talino si Pastor. Kaya siya ay lalong lumalapad ano o or namumroblema sa inyo at laging stress kaya lumalapad ano. Alam mo yan? Okay. Kaya ako mga kapatid dito, pero sa buhay ng inyong Pastor, ang kapahayagan ng Diyos ay laging nalito. Amen? Kaya kung ayaw mo na tao mga kapatid, don't look at your wish. Don't look at your flesh, mga kapatid. Sapagkat hindi mo yan ang kasapatan. Ang Diyos ang kasapatan po natin. For the 20 years, kung titingnan po natin ang kagayahan ng sino man sa atin, hindi mo sasapat. Yung kagayahan po ni Pastor ay hindi rin sasapat. I could say that. Hindi ho. Sapagkat even in the height short na, hindi rin sapat. Amen? Sa kagwapuhan, hindi pa rin sasapat. Amen? But because of the 20 years, God established this work, mga minamahal, sapagkat ang kasapatan ay ang Diyos. Nakikita ho natin ang ganito pong gawain sapagkat yan ay gawa ng Panginoon. Nakikita natin na ang church, this building, na dati nakikita, tinitingnan mo rin. Parang sa bungan. Parang sa bungan. Ngayon, hindi na. Amen? Oo. Ano ba yun?
Kung wala nga mo yung pangalan ng Christ Bible Baptist Church, eh, mapapagkamalan pa ito simbahan ng Katoliko. Eh. Tinitingnan ko kanila, uy, salamat na lamang, merong pangalan ng Christ Bible Baptist Church. Kung hindi, maraming pupunta dito, mapapagkamalan ng Katoliko. Bakit to? May mga kulay doon sa pintana. Tapos may banderitas mula doon sa tuktok pababa. Di ba pagka simbahan ng Katoliko, piyesta, ganyan, di ba? Mula doon sa tuktok, pulang na lang ang krus. Pero salamat sa Diyos sapagkat may nakalagay Christ, Bible, Baptist Church. Di ba? Pero okay lang. Kung mapagkaman lang Katoliko to, at least maraming magsisimba. Ha? Ay, magsisimba. Amen? Pero ito'y gawa ng Panginoon. Amen? Gawa po ng Diyos. That is why Apostle Paul, he said, our sufficiency is of God. Ang kasapatan po natin ay sa Diyos. Okay? Then the Bible said, who also made us able ministers of the New Testament, not of letter. Okay? Not of letter. But the Bible said, the letter killeth, but by the Spirit. Amen? Ito po is pumagitan ng gawa. So in your 20 years, meron pa dito, Pastor, na yung nagsimula ang gawain po dito ay paintulutan po, Pastor, ha? Natin dito nung nagsimula po ang gawain. Pwede ito ngayon? Patay na. 20 years ago, meron pa dito? Ayun, si Nanay, 20 years ago natin dito. 19 years ago. 19 years. Ayun, si Nanay natin dito din. 18 years. Ayun. Amen. Babata pa ito nung muna. No? 17 years ago. Wow. Meron pa rin dalawa. 16 years ago. Isa, dalawa, tatlo. 15 years ago. 14 years ago. Pwede tumayo 10 years. Ano ka na yun? Tayo po. 10 years. 10 years pababa. Iyo. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat po. Amen. Maraming salamat po. The church. Salamat sapagkat kayo po ay nananatili sa kabila po ng bagyong dumating sa inyong buhay. Amen. Amen? Sa kabila ng mga minamahal ng unos na dumadating within the church, okay, nananatili po kayo. Now, by the way, is this, ang unos po na dumadating po sa atin, meron pong plano ang Panginoon. Amen? Sa pagdating na nun ninyo, kapag umulan ho ng napakalakas, nalilinis ang kapaligiran. Amen? Yung mga tao na nung nagiging press, yung mga aplikabo at dumi na natin dyan sa mga dahon na naimbak ho dyan, pag yan po ay naulanan yung puno po yan, makikita mo yung kagandahan ng puno. Amen? Yung mga tuyo na natataga, right? Nawawala. Ano na iiwan? Yung pong mga sariwa. At yan po yung plano ng Diyos sa atin. Dumadating yung unuso sa ating buhay, hindi uman tayo po ay sirain sa ating buhay, kundi tayo ay lalong maging manariwa. Amen? Di ba nga napaka-presko na tingnan ng kapaligiran ng pagkatapos ng ulan? Amen? Tayo ay inis na inis pa eh, pambira, umulan. Eh, hindi nyo alam yan ay ganyan maglinis ang Panginoon sa ating kapaligiran sa pag hindi kayo marunong maglinis. Amen? Oh. And within the church, that is the same. Oo? Sapagkat kapag tayo po ang humanly speaking, tayo po ay ang siya maglilinis, may inis lang po tayo. Ang inyong pastor, ahay ka din mga minamahal. Pero pag ang Diyos ang siya gumawa, mga minamahal, makikita ng Panginoon ang sariwa doon sa iglesia ng Panginoon.
Amen. The church, one. Sapagkat ito po ay church. Now let us look first about the church. Alright? The church. Sapagkat ang church ay itinayo ng Panginoon. Okay? As a preacher, in my 32 years, I'm still standing on this. Ang founder ng church ay ang Panginoon sa Kristo. I don't believe na ang founder ay tao. The work in Las Piñas, that when we started the work in Nagaro, hindi ko ako ang founder nun. Ang Panginoon sa Kristo. Amen? Ang gawain po sa Kinapakwal City, hindi ko ako ang founder po nun. It is the Lord Jesus Christ. Amen? Because the Lord Jesus Christ established the church during His earthly ministry. And when the Lord Jesus Christ told Peter in the book of Matthew chapter 16, in verse 18, He said to Simon Peter, "And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock," okay, "upon this rock I will build my church." Amen? "And the gates of hell," remember this, "the gates of hell shall not prevail against it." Amen? It means is this, yung gawa ng Diablo, yung mala impyernong gawa ng Diablo, mga minamahal, ang siyang atake sa church. Pero hindi magwawagi po sila. Amen? Ganyan ho ang Panginoon. So this church, the Christ Bible Baptist Church, ang founder po, ang builder po, mga minamahal, ito po ay ang Panginoon. And that is why the Lord Jesus Christ called it, He is church. Amen? He is church. Remember this, any church founded by someone other than Christ is not Christ church. Amen? Even King David, do you remember what the Bible tells us King David said in the book of Psalms 127 in verse 1? He said, "Except the Lord build what? The house. They labor in vain that build it." Amen? Kung itong Christ Bible Baptist Church sa puso at kaisipan ni Pastor, ito'y itatayo namin para ako'y makilala later on, mga minamahal, mawawala po itong church ito because it is only founded in the name of Pastor Malabanan. But this church was founded of the Lord Jesus Christ. Amen? And that's why the Bible tells us in the New Testament, in the Old Testament, King David said that except the Lord build the house. In the New Testament, the Bible tells us is this. Ito po yung katotohanan. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Okay? The house of God is what? The church of the living God. Amen? So it means is this. If the Lord did not build the house, the church, those who did build in labor in vain. In the New Testament, ito sabi ng Bible, mga kapatid, ito. Sa Matthew chapter 15, verse 13. Let me look at that. Matthew chapter 13, in verse 15. Chapter 15, verse... chapter 15, verse 13. Yan na rin. "But he answered and said, every plant which my heavenly Father hath not what? Planted." Ano gagawin ng Diyos? Bubunutin. Amen? Kung hindi ang Diyos ang nagtanim ng gawain po dito, bubunutin ito ng Diyos. Amen? Bubunutin ito ng Panginoon. Bakit ito? Hindi ang Diyos ang nagtanim. Pero dahilan ho sa kapahayagan na ginawa ng Diyos
dito po sa lugar po ito ang kapahayagan ng Diyos sa inyong buhay, mga minamahal. Ito po ay nagpapatunay na ang Diyos ay siya nagtanim sa lugar po ito. Kayo po yung kapahayagan. Amen? And ang isang tao dapat maging miyembro po dito. Amen? Because this church was founded by the Lord Jesus Christ, and God used this man to establish the church here in Paliparan. Amen? The Lord established the church. And you know what the Bible tells us? That still the Lord Jesus Christ is the foundation. Pinag-uusapan nun namin ni Pastor ang building. Ang foundation nito pang third floor. Pang third floor. Just try to imagine. Bubong pa lang, kuya, wala pa yung ano. Okay? Ang inyong foundation pang tatlong baitan. At tatlong parapan. Three story. Okay? Ngayon, story pa lang. Okay? Story pa lang yan. Wala pa ko kayo sa second. Alright? Wala pa kayo sa third. Sa istorya lang muna. Amen? Pero sa istorya nyo, ito pa rin. Alright? Ngunit ang foundation, mga minamahal, not only the Lord Jesus Christ is the founder of the church, but He is also the foundation of the church. Amen? Oh, sabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church. And even Apostle Peter, he acknowledged na ang Panginoon Jesucristo ang siyang foundation, mga minamahal. And he said, thou art Christ, the Son of the living God. Amen? Just try to imagine that our church ay natayo sa Panginoon Jesucristo, na ang pundasyon natin ay ang Panginoon Jesucristo itself. Amen? Siya po mismo, mga minamahal. And I believe Christian is this. The church was established and it was organized and it was started during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Amen? Doon po napuhunan ang ating Panginoon. Doon po niya in-establish at isa-isa po, mga minamahal. And during the day of Pentecost, by the way, as a Baptist preacher, ako po yun, ano ho? As a Baptist preacher, I still believe na ang church ay tinayo ng buhay ng Panginoon. At nagkaroon ho na tinatawag pong pagkilos ang iglesia ng Panginoon during the day of Pentecost. Okay? Doon ho kumilos ang bawat miyembro. Doon ho gumawa ang bawat isa, sapagkat during the time na ang Panginoon Jesucristo ay nagtuturo, ang mga miyembro nakikinig pa lamang po, nakikinig po sila, yung iba ay taliwas doon sa tinuturo ng Panginoon, namumuhay ng taliwas, nagpatuloy ang Panginoon, and then during the day of Pentecost, nakita ho nila ang gawa ng ating Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Kaya nga ho, the time that the Lord Jesus Christ after His resurrection, the Bible tells us in the book of Luke chapter 24, that it is written in verse 46, and that is for Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sin should be preached in my name among all nations, beginning in Jerusalem. And in the book of Acts chapter 1, in verse 8, the Bible tells us, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. That's what the Bible tells us. Amen? Ano ang purpose ng banal na Espiritu? Sapagkat ayaw ng Diyos na sa sarili nating kaalaman, ayaw ng Diyos na sa sarili nating kalakasan, nais ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang Espiritu, maliligtas at makukunbing ang isang tao. Amen? It is not on our own power, but the Bible said, He said, He shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Amen? That's how the Lord Jesus Christ established the church. Ang Diyos ang siyang nagliligtas, ang Diyos ang siyang gumagawa, ang Diyos ang siyang kumikilos sa buhay ng isang tao. And the Bible tells us, and the Lord
added unto them. Lahat ng naliligtas, the first time is 3,000 and thousands of souls got saved, and the Lord added unto them. Lahat ng naliligtas. Amen? Yan ho ang ating Diyos nagpapatunay na siya ay buhay. And remember this Christian, if you are a member of this Christ Bible Baptist Church, it is an honor and it is a great privilege to be in Christ Church. Amen? Bakit sino ba tayo para maging miyembro ng simbahan ng Panginoon? Kung titignan nun natin mga kapatid, salamat na lang sa biyaya ng Panginoon sapagkat yung pintuan na kahihiyan hindi binubuksan ng Diyos. Sapagkat pag yan ay binuksan ng Diyos ang pintuan ng kahihiyan, gagapang tayo sa kahihiyan mga minamahal. So, kaya pribileyo na tayo po ay nero. It is a great privilege to be a member of the church that Christ started and which is He is the foundation of the church. Being a faithful member of the church na ikaw ay merong buhay na walang hanggan, ang Panginoon ang iyong pinaglilingkuran, ano po, mahirap po sa isang tao na maging miyembro sa isang church na hindi itinuturo ang kaligtasan. Mahirap sa isang church na ang mangaral ay hindi nangangaral about hell. It is hard to be the church, to be a member of the church if he is not preaching about heaven. Amen? Mga minamahal, ang church po mga kapatid ay hindi lugar mga kapatid na ikaw ay magpapahingan. Hindi lugar mga minamahal na ikaw ay mangingita ng mga kamalian. Ang church hindi yung perfecto mga kapatid. That apart ang church ng Panginoon ay isang lugar na kung saan ka mahamod at makikita ang sarili mong buhay sa isang harapan ng isang banal na Diyos. Mga minamahal, let us thank God because we have the church like this. Amen? Salamat. Merong church na katulad po nito. Then another thing, the third thing is this, not only the Lord Jesus Christ established the church, not only is the foundation of this church, but remember, without the pastor, the church is not complete. Amen? God put a pastor in this church. Amen? Kompleto ho pag nagtayo ang Panginoon eh. Amen? Hindi ho kulang-kulang. Ang Diyos kapag nagtatag mga kapatid, kompleto ho yan. Kaya kompletos ligados mga kapatid, naglagay ang Diyos ng pastor ayon sa kanyang puso. Hindi ayon sa inyong puso. Ayon sa puso ng Panginoon. Amen? Because even this is the life-giving preacher is a man of God. Amen? Na kanyang puso ho lagi ng pastor, laging even him, laging uhaw sa salita po ng Diyos. Na kanyang kaluluwa ay nandoon na laging sinusunod ang Panginoon. Na kanyang paningin ay laging nandoon, nakatuon sa Diyos. Na kapangyarihan ay hindi niya tinitingnan sa kanyang sarili mga kapatid, but he looked on the power of God. Yung gagawin ng Diyos sa kanyang buhay at gagawin ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. You know, Christian, listen to me. Being a pastor, it is not easy. Hindi mo madali. Alam niyo, bagay one time I was listening to a doctor. He is a surgeon. Natutok kami sa table. Sabi ko, Doc, alam niyo, kung ikaw'y magpapasor, napakahusay mo. Ang dami mong kaalaman. He was a doctor, surgeon. And this is what he said to me. Pastor, God used me to encourage some Christians. Okay? But being a pastor, that is different. Because every word na lalabas sa labi ng isang pastor when he was in the pulpit, pananagutan niya sa harapan ng Diyos. And it is not me, he said. Every word that he will preach in this pulpit
pananagutan niya sa harapan ng Diyos. Bawat kaluluwa na nadoon sa loob ng simbahan, pananagutan niya sa harapan ng Diyos. Listen to me, members. Bawat isa po sa inyo, pananagutan ni Pastor po sa harapan ng Diyos. Mula po sa mga bata, mga kabataan, hanggang sa mga mag-asawa, hanggang sa mga nanay at tatay, kayo po ay pananagutan ni Pastor po sa harapan ng Diyos. It is not easy. Ang tatay, mga tatay, pananagutan mo, responsibilidad mo, yung iyong asawa, responsibilidad mo, ang iyong anak. Yun lamang sakop na yun, mga minamahal. Amen. Within your own family. But the pastor is this, within his own family and the church. Amen. Ganun kabigat. Kaya ho, salamat sa Diyos. Nakakayanan ng hindi pong pastor. Amen. It is only by the grace of God. Kaya ho kayo, huwag magtataka, mga kapatid, kung ang inyong pastor hindi na lumalaki. Ganyan ho kabigat ang humawak ng isang church. Amen. Hindi yung simple, pero isang privilegio. Kung meron po ang unang nagsasakripisyo, mga minamahal, walang iba kundi ang inyong pastor, kasunod ang kanyang pamilya. And as I look on this ministry, si nanay, tuwa-tuwa ko kay nanay. So, ay po pila. Talaga naman, dinadaman niya bawat hagod sa kanyang view. Dinadaman niya. Hindi yung pinagmamasdan po kanina. Ito, pinagmamasdan. Si nanay talaga. Pikin po siya talaga. Bawat hagod doon sa patawag niya yung stick niya. Ay talaga. Damang-daman niya. Meron naman. Para lang naglalaro. But that is a ministry. Amen? The true ministry is touched by God. Amen? At yun ay ginawa ng Diyos. At ang bawat ministeryo, mga minamahal, yan ay pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Kaya nga ho sa inyong teksto, mga minamahal, sa inyong tema, ang kasapatan po natin ay ang Diyos. So kayo po mismo, I believe is this, even your pastor, mamamangha, pinagkatiwalaan ako ng Diyos na ganito kalaking gawain. And as I listen to him, he has 40 Bible students. At may mga preachers na sinusuportahan ng ganito. Oh, kaya mo yan nagtatamaan ng mga misyonero ko, pastor. Sino nagsasabing mahirap sa misyon? Hindi yan ang tanong naghihirap ang mga ito eh. Hindi mo mapapagkamala kung makain ng imelde. Eh parang napakasarap kumain ng mga ito eh. Hindi naghihirap. Nung kami nagsimula, pastor, do you remember na ganyan nagsimula? Ang mukha ko, mga kapatid, ganun ho ang kapayan. Ganun kayo ba? Marang kasama na. Tayo ba? Halika dito. Noong ako po ay bagong preacher, ang buho ko, before ako maging preacher, ang buho ko, dito nakahali. Narin si Kachupoy, narin si Kachupoy. Noong ako po ay maging Kristiyano, natutuwa akong hawiin ng ganito. Ganito rin. Mas payan pa ako dito. Kaya nung magsisimula ako, sabi ng matandang pastor sa akin, Peter, hindi ka paniniwalaan
Tumangito. Magpataba ka muna. Di ka pa niniwala ng payat mo eh. Paano ka mag-preprise eh? Kaya pinagpapala ng Diyos kaya mukha kang bangkay. Kaya ako naman pribagong picture, sabi ko, oo nga no. Pero habang nadalalangin po ako, sabi ko eh, hindi naman ako magliligtas. Hindi naman ako magkukonvict sa tao. Ang Panginoon naman. Kaya hindi ako nanginig doon eh. Nag-start po ako ng gawain. Kaya ngayon, pinataba ko ako ng pagkakas. Lamat ba doon? Payo ko sa'yo ba? Nagpapurug ka na. Pero makikita, ako mismo mga kapatid na mga katuloy. Sa aming pong buhay, I experienced when I resigned as a pastor of the church in Las Piñas, in Nagaro. Ito lang lupa. May miyembro na biglang dumating. Nagulat ako, "Oy, sis, bakit na? Tapos pa share ka. Eh, di na nagsisimbay na. Ay, dito pa pala kayo, pastor." Sabi ko, "Eh, nag-resign ako, pero ako pa rin ang pastor dito. Wala pa akong kapatid." Sabi ko, ba't kayo naman pa siya? Eh, kukunin ko sana yung mga aking mga didonate. Sabi ko, ay, sige po. Kunin niyo na, oh. Abay, muna din lang po tayo pulpit. May kasama mga lalaki, oh, kita, elektrikal yung ceiling fan. Ay, tanggal na ceiling fan, kupuhan ko, ha. Sabi ko, baka mayroon pa po sa taas. Eh, may iiwan sa akin na ito, eh. Pero alam niyo, ang ginawa ng Diyos, alam na, tatravel ang ganyan na, mainit ang isang hardware ng buhos ng tubig sa kalsada. That is the cost ng kanila sasakyan biglang bumalento. It's like, yun lang ho, ang gwapo niyang anak, naging pangit. Nangibig ang pangat. Kaya magsalita, magsalita naman. And the second son died, nagpakamatay. Because yun ang gawa ng Diyos. Binawi mo, binigay mo sa akin, babawiin ko buhay ng iyong anak. Now, please listen to me. When you give to the Lord, huwag mo na pawihin. Amen? Huwag mong babawiin sapagkat pag ang Diyos ang bumawi sa iyo, tapos ka. Amen? Oo. Sapagkat ito'y ministry ng Panginoon, ito'y inipo ng Diyos, mga minamahal, binigyan ng buhay ng Panginoon, at ang gawain po yan isang araw, yan po'y nagbibigay na Lord. Mamamangha ka sa gawa ng Panginoon that even in your life, mga kapatid. Amen? Kaya huwag tinanong ninyo, yung kasapatan ng Diyos, oh, sa atin nag-uumabaw. Amen? That every day, kapag natunuan yung pangalan ng Diyos, namimito natin yung provision, mga minamahal. Pagkabat tayo po ay kulang, mga kapatid, yung kakulangan sa ating buhay, doon namamagnipay ang ating Panginoon. Yung ating kalinaan, mga minamahal, makikita po natin na ang pangalan ng Diyos ay naririyan at binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Still, the Bible tells us, the great I am, He is ready to supply our need. Amen? Hindi po tayo pagkukulangin. In my 32 years, I never experienced na magkulang ng kagit. Now, as if, hindi po kami nakaranas na magkulang ng COVID. Nakama. Now, hindi po. One time, my wife knows it. Sabi ko, "Wala tayo. Wala tayo.
Kahit ako'y magagawa pa ulang, hindi ko naranasan na mag-ulam ng asin. Paglagay ng asin. Pero yung ulamin lang ng asin, eh, hindi ko. Kaya mga kapatid, I prove na ang Diyos ay buhay. Why? Sapagkat ang Diyos laging nandiyan. Kapag tayo po ay ika nga, if our life has not us down, remember, the bread of the Almighty vision renews our life. Amen. If we have a big problem around us, it is like that we are sinking sand, mga kapatid. Remember that our cornerstone is the solid foundation that cannot be broken. Amen. Ang ating buhay, kabagamat ito po ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, sapagkat salamat sa Panginoon, tayo po ay pinaging dapat po niya. Kapag tayo po ay natutok sa mga minamahal, He was there na tayo po ay pinipigilan ng Panginoon. Kapag tayo po ay nadadamahon natin yung kalungkutan, nandiyan ang Diyos na siya nagbibigay ng kaaliwan po sa atin. Everything, remember this Christian, everything we need, because His name is called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace, mga kapatid, sa ating buhay, siya ang nararapat mabigyan ng kapurihan at kalwatian. Amen. Let us give the glory and honor sa ating Panginoon. Ang lahat ng kanyang kasapatan ipinibigay po sa atin. At ito po'y higit at higit pa ho sa ating buhay. Ang biyaya ng Panginoon. Remember this vision. Sabi nga ng isang mahirap na lalaki. He spent many years na magkaroon ng pera mga kapatid. Nag-ipon at nag-ipon mo siya. Bakit o? Sapagkat ang pangarap niya makasakay sa isang pang-turista yung naglalayang laman yung krus. Okay? Pupunta siya kung basa and he look at the price. Simula ko noon, nag-ipon. At nung sapat na ho, nung makita niya yung sapat na yung inipon niya, sabi niya, kahit ako yung mahirap, nais kong pabutin ang aming pangarap. Amen? Bumili ng ticket, sumakay. Nung makita niya ho, before siya sumakay, nakita niya, yung mga pagkain, ang sasarap, sabi niya, mahirap na bilhin ang pagkain ito. Ang sasarap. Hindi ko kaya na mabumili ng pagkain na ito. Sabi nga ni Pastor, turun sila sa 5-star hotel, upgrade pa sila, tingnan 2,000. At least sila nagbayad, may nagbayad para sa kanya. Straight imagine. Eh yung lalaki na, di pa rin. What he did is this, nagdala ng biskuit at palaman, tinatpater. At habang naglalayan, every day, yun ang kanyang ginakain. Nagtsagaw siya, nalipon niya yung kain ng biskuit. Every time, kalian, kain siya. Hapunan, kain. Nanawa siya. Nanawa. Pero yung mo ilang araw na panay biskuit ka na yung kakainin.
And one time he said to say isang supporter, naglilinis, sabi niya, "Sir, eh ako hihingi ng tulong sa'yo. Ano po yun, sir? Pagkain mo lang ako ng masarap na pagkain niya. Handa ako maglinis. Manindihan. Basta ako yung makakaya ng masarap niya." Alam niyo, sabi nung porter, sabi niya, "Sir, hindi niyo alam na ang tikit na inyong binayaran kasama na ang pagkain, agahan, tanghalian, hapunan, at meron pang merienda. Kasama ho yan sa inyo pong binayaran. Wala ho kayong gagawin. Pwede pumunta ho doon sa oras ng pagkain. Pupunta ho kayo doon at kakain lamang. Tapos babalik ho kayo dyan. If you want to enjoy, lahat yan ang gagawin ho ninyo." Sabi niya, "Ganun ba?" "Oo, sir. Bayan na po yan." Sabi ng lalaki, "Nagtiis ako." "Nagtiis." "Inat ba?" "Nagwiwil." "Gano'y mga alago ako sa diyan. Walang sustansya. Ngayon, kasama pala doon sa aking binayaran." Now listen to me, Christian. Listen to me. Binayaran na ho ng Panginoon ang lahat sa ating buhay. And we need to enjoy it. Amen? Pero gusto pa natin, nagtitiis tayo sa hirap. Kaya namang i-supply ng Panginoon. Amen? Tataga ka sa mundong ito. E binayaran na ng Diyos. Laki kang naguguluhan. Laki kang ika nga ay stress and boys sapagkat hindi mo alam sa kakukuha ng ganito. Sa, e binigay na ng Panginoon. What you need to do is to ask Him again. Amen? Ask and it shall be given unto you. All the benefits was given to you, Christian, because God sufficient grace. Amen? Ang kinakailangan nun natin mga minamahal, we need to be humble in the sight of God. We are saved by grace, and we need to stand by grace. Amen? We need to live by grace. Because ang kaligtasan natin ay sa biyaya ng Panginoon. Pero Kristiyano ito eh, kung minsan parang walang kaligtasan. No? No? Pupunta sa church, at sabihin ni Pastor, "Mga kapatid, kumusta na?" "Eto po, Pastor, tulad ng dati." Pupunta sa church, seryoso, walang ngiti. Ha? Abay, dapat pupunta ka sa church, di kayo nangangiti, ikay masaya. Amen? Oo. Eh, may hindi pa nga yung ansip eh, pagka pumunta sa church eh, yung ansip, di ba? Nung tayo katuloy pa, pagka pumunta tayo ng simbahan. Seryoso. Eh, yung maintindihan mo pa, sapagkat hindi paligtas. Pero ikaw na niligtas na ng Panginoon. Ikaw na nawala na yung inalis na ng Panginoon ng kasalanan sa iyong puso. Seryoso ka pa rin? Kumusta ka pa rin? Okay lang. Dapat ikay masaya. Amen? Nandoon ng ngiti sapagkat sabi nga ni Pakyo, di ba? Kung totoo sa puso mo, dadaloy sa iyong kaisipan at nagkapahayagan sa iyong katawan. Hindi mababago. Amen? Kung si Kristo ay nasa puso mo, tunay. Sa puso mo, magkakahayag yan sa iyong sariling buhay. Ang Panginoon, hindi mo malungkutin. Masayang tunay ang Panginoon. Amen? Hindi mo malungkutin. Laging nakangiti. Amen? Laging masaya. Huwag lang yan, ikay nag-iisa dyan. Huwag na. Huwag lang mo yun. Yan ha. Huwag mo gagawin yan. Huwag mo. Isa ka dito, may hihirap po yun.
Okay? Mahirap yun. Pero ang isang Kristiyano ay masaya yung tunay. Amen? Pero bakit ang Kristiyano? Pag tinanong mo, tulad ng dati. Amen? Oo. Oh. Well, alam niyo ba ito? I will close on this. This. I would like to ask you. Sapagkat ang kasapatan po ng Diyos, mihingi sa ating buhay. Amen? Nag-lumabaw. I would like to ask you this. Kung tatanungin ka ng Panginoon, if you will look side of God, look at your heart. Let us be honest. Let us be serious this morning. Look at your heart. And answer. Young people, listen to me. Tingnan mo ninyo ang sarili niyong puso. Ano naman ang puso niyo? Kung titingnan niyo ako, ayos, di ba? Oo. Hindi niyo mga young people. Eh. Noong una, ang ating ginagamit, mga camera, bilhin ka na ng film doon. Ano po sir? Yung 36 plus 24 broadcast. Ngayon, nadyan yan eh. Amen? Oo. Nawala ka pala dito. Let us be honest. Pag tinignan ng inihayag na ang laman ng inyong cellphone, mag-ingat ka. Young people. Sapagat yan ay ginagamit ng diablo. Tingnan mo ninyo. Listen to me, and I will close on this. Okay. Ako sasabihin ko po, ako yung guwapo lalaki. Ako lang yun. Ako lang nagsasabi. Pangalawa nagsabi mo niya ng nanay ko. At pangatlo nagsabi mo sa akin niya at maaari niya itagay ang misis ko. Ano siya magawa? Pasabli ka. Si Pastor Paul malabanan ang guwapong lalaki. Si Pastor Paul ay guwapong lalaki. Si Ma'am ay maganda. Pag-ito ka sa tabi. Amen? Hindi ko alam kung paano nadaya ni Pastor. Kaya, buti na lang at ako'y nabuna sa kanya. Kung hindi, magpapaturo ako sa kanya. Mrs. Mary, hindi ko alam. Listen. Maganda tingnan, di ba? Amen? Hindi niyo pwede sabihin at hindi niyo pwede hindi kayo kumontra na ang asawa ni Pastor Paul ay pangit. Amen? Wala po kontra niya. Hindi pa kayo kumontra sa aming mag-asawa. Sapagkat walang ibang maganda at walang ibang guwapo dito kung hindi ang Pastor. Amen? Kami, doon lang sa amin. Hindi na tingnan yan. Brad, kunan mo kami. Tama ba? Diba? Tatanungin kita. Thank you, Professor. Look at you there.
You listen, okay? Nakita po ba yung nagawa namin kasalanan doon sa video? Hindi po, Pastor. May nakita ka ba doon sa loob? Wala. Ano nakita mo? Yung kagandahan ko ng posing ko niya. So, madaling salita, ang paglabas na kanila. Ako. Now listen, Christian. Sapagat kami na ako. Amen? But in our heart and inside ako, you did not know it. Right? If God will show your heart, there is an anger. May galit ka sa puso. Don't tell me na wala. Meron pa niya sa puso. How about murmuring? It is in your heart. How about backbiting? It is in your heart. How about cheating? It is in your heart. How about the pride? Is it in your heart? How about the drunkenness? Have you done it? How about the wrath? This way. Hindi nakikita ng gusto yan. Pero nakikita ng Diyos. Right? Hindi nakikita ng kapwa Kristiyan. You did not see it inside my mind. Sometimes rebellion is there. It is in your heart. Steal it. And most these things, Christian, listen. Disobedience. Right? Disobedience. Hindi nakikita mo yan. Ano mo nakikita? Yung kagandahan palabas. Now listen to me, Christian. Even you are in the church, you can hide your sin sa pangalan ng simbahan. Pwede mong itago ang iyong kasalanan sa pamagitan ng paglilinis sa simbahan. You wear a tie, you look good, but God knows inside your heart. Ang husay mo magtuto, pero ang katanungan, gaano mahusay ang puso mo sa harapan ng Diyos? It's a vision. Great years that God established the church. Great years, and we have more years to come that God gawa-gawa at itadali sa inya ang iglesia nito sapagat siya kasama niya. If we are humble enough and honest in the sight of God this morning, all that what I said na siyang itinatago doon sa puso,
na hindi hayag sa paso, hindi hayag sa kapwa Kristiyano, ngunit hayag sa harapan ng Diyos. You need to surrender it to the Lord.